So ito po ang PC Center at ako pa rin si July, ang hubad pa rin yung technician. So ito po ay na-requestan lang tayo, papaano po daw ang connection ng BMS sa LiFePo4 na 12 volts. So dalawang klase po ang BMS. Isang yung direkta na yung charging niya at saka direkta na yung power niya. Ibig sabihin 2-2 wires lang po siya. So isang galing sa negative, tapos isang lalabas na output para sa load at saka input naman para sa charger. So ito pong binili natin ngayon ay tatlo po ang output nito. Isang B minus, isang P at saka isang C. Ano po ba daw ang ibig sabihin nito, kasi yung iba ho ay nalilito. Tapos ito po yung BMS natin, papaano po ito ikinakabit. So ganito lang po yan, ito po yung nilagyan ko lang ng zip tie, wala po hong ikakabit dito, ito ho ay andali na natin to, nilalagyan ko lang ho kasi ng protection ang mga terminal para siguradong walang kaboom. Paano po ito nagkakabit ng BMS? So unang-una ho, kailangan alamin mo muna yung schematic o yung proper na wiring ng iyong BMS. So nakalagay po dito ay B plus, B minus, P minus at saka C minus. So ano po ba ang ibig sabihin ng tatlong yan? Ito po ay battery negative. Ito po ay P. Ano kaya ang P? So power ng negative. So C, ito po ang charging. Charging. So yan po. So sa makatuwid po, ito yung pupunta sa negative ng inyong battery. Ito po ang negative ko. And then ito po ang positive output ko. So kung te-test rin po natin, sana lang huwag mahulog ang battery. Bakit? Kasi ayaw ko na lang gayahin yung iba nag-YouTube na puros edit. Oh, so ito po ay 1309. So ibig sabihin, ito po ay mga nasa around 3.2. So times nyo po yung 3.2 sa 4 ay lalabas pong 13 volts yun, kung hindi ho ako nagkakamali. Educated guess lang po yun. So 3.3 po ay 13 volts. So ang unang-una mong gagawin ay yung sa BMS, wiring ng BMS mo. So ang ginagawa ko po rito ay pahinang. So hinangin po natin ito. Nasaan ba ang aking sabi ng matatanda, ang soldador? Yun po ang Tagalog sa soldering iron, soldador. Ewan ko ba kung saan galing yung term na solarista. Hanggang ngayon po eh. So ang panday, dalawang klase ang panday. Isang, so ilawang ko lang po at alam nyo naman ang aking ilong ay napakalabo. So unang-una po, ikinakabit ko ay itong wiring ng BMS. So piniinit ko lang po ang aking soldador. At ang aking tingga ay nawawala. Ayun. So ito po yung tingga ko. Yan. Ito po ay hindi kagaya ng ibang tingga. Ito po ay napakaliit kasi ito po ay pang cellphone at saka laptop. So ang gagawin po natin ay huwag sana makita ang itlog ko. Sana hindi lumabas. So pahinang po ang ginagawa ko. Ito po ay double bus bar. So ang una ko pong nilalagay is si negative. So ito po tinester natin kanina. Ito po ang negative terminal ko. Ito po yung positive terminal ko ng output. So nakatakot naman to, nauga. So para malinis tingnan ng konti, kasi ito po hindi ko muna puputulin dahil ito po ay hindi pa ganito ang connection nito. Ito po ay na-requestan lang tayo.
Ito nga po palang BMS na ito ay hindi ko po makita ang ginagawa ko ay 100A. So ito po ay te-testing ko lang para masabi sa inyo ang feedback kung ito ba ay maganda. So ito po ay tig 285 kasamang 200, magkano ba ito? Ito po ay 293.05 kasama ang shipping. Unlike po ng mga lilibuhin natin na 100A, ito po ay 100A daw. Pero ang kanya pong charging ay 10A, 8A lang. 8A o 10A? 10A po yata o 8A nga. 8A po, 10A po ito. So ito po ang ating first na wire na ikakabit, si negative. And then kukuhanin mo itong pula o yung katabi ng itim, ng kanonahang itim. Ito po yung first negative. So nasaan po ba ang first negative natin? So kukuha po dapat tayo ng 3 volts. So dapat ay magkakaroon tayo ng 3 volts. So yun po ang first negative, si 3 volts. So kailangan po yung makakuha ako ng 3 volts. So ito po yung first negative na first positive natin. So ito ang first positive. So hinangan din lang po. Tandaan nyo ho, pag nakalagay na C, ito po ay charging. Pag po nakalagay na P, ito po ang output ng power. Kita nyo, para malinis pong tingnan, kaya nilagyan ko ng zip tie. Oop, malinaw pa pala ang mata ko. So ang kukunin naman po natin ngayon ay second positive. So ito po yung pangatlong wire sa ating BMS o pangalawang positive sa BMS natin kasi yung itim po ay negative. So ito po ang ating negative. Kukuha po tayo ng, so ito po ay, ayan, ayaw, 3.2 pa rin. So sa makatuwid, ito po ay dito. Oh, so ito po ang naging 6 volts. So 3 plus 3, 6. Ayan. So hihinangan po ulit natin. So doon po pala sa isang nag-comment na bakit daw mahahaba ang video natin. Kasi tamad po akong mag-edit. Hindi po kasi minamagic dito sa channel natin. At hindi po sa haba ng views kumikita ako. Kumikita po ako sa commercial. So ang commercial ko lang po ay 3. Yung inilalagay ko si YouTube po, maraming inilalagay, binabago ko po yung ginagawa ni YouTube. Ginagawa ko lang po ay 3. So ang sunod naman po is yung third. O yung third na positive. So 3 times 3 equals 9. So kailangan po makakuha tayo ng 9 volts. So yon. Para lang pong itong ano, yung ginagawa kong BMS ng mga e-bike. Ang problema lang dun yung mga 20S, 24S. So same rin lang po. Wala pong pagkakaiba ito. Paminsan nga po ay mas nalilito ako sa gantong apat o lilima na wire. So kung hindi nyo po mahinangan o wala kayong soldador, ay pwede naman pong tapas ko lang ito doon para walang kalat. Yan. Kasi hindi pa po ito talagang game. Ito po ay temporary lang at na-requisan. So, ngayong meron ka ng 3 positive, ang kailangan mo yung huling positive. So, kailangan dun tayo sa 12 volts. So yung atin ay 13 volts. Huwag po kayong malilito dun. Yan.
So ito po ay papasok din eh. Kukulutin ko lang para hindi nakakalat ang wire. So ito po ay dito sa output, kasi siya po yung kahuli-hulihan. So ganun lang po nagkakabit niyan. Hindi po ito mahirap. Mahirap lang tingnan kasi mahirap yung pwesto ko. So ngayon po ito ay mayroon na ang connection. Ba't ko po nasabi kahit hindi pa nakakabit yung B+? Ay, yung B- natin. Kasi yung pong ating negative ay pumunta na po dun sa linya ng B+. So ang isunod po natin ikakabit ay ito na si B+. O yun. So kita nyo po, bigla na lang umusok. So ito po ang problema ng mga BMS na China. So ito po ang round 2. Dahil hindi ko matanggap, nawala tayong video. So nirepair ko na po si BMS. So gaya po ng connection kanina, first negative, first positive. And then second negative, second positive. So nilalagyan ko lang po ng masking tape para sigurado. So third positive. So si third positive po ay ito. So ito po ay nakapatong ulit sa papel. So hindi po siya mag-ground. Tinanggal ko lang po yung output natin. So kasi mamaya ay pwede naman natin testerin yan. Sinilip ko po sa microscope kanina. Malinis po ang hinang. Walang problema. Ang may problema po talaga kanina ay si BMS. So upon repair, wala naman po akong nakitang na damage. Sana lang ay huwag pumutok. Maganda pa pong mag-repair ka ng kuryente kaysa po ng battery. So ayan. So pag ito po ay inilapat ko ulit, malalaman natin kung poksa. Pati po ako ay natatakot. Ayaw ko na. So kailangan ko pong magsigurado. Po ang screwdriver at kukuha po ako ng lies na long nose. So ilalapat ko po si negative. Pag pumutok talaga, so yun, nakita nyo po talaga hong sira for the second time around. So ito po ulit ang PC center at ako po ang inyong hubad na technician. Magandang gabi po.